At ito nga tayo mga kaibigan sa ating drafting stage ng ating 4th series mga kaibigan. Game number 1, best of 3 series ng ating Cute Boys laban sa ating Virgin Souls. Pero eto na mga kaibigan, second band para sa Cute Boys, Lunox Band. Samantala, Virgin Souls para sa kanilang second band. And there you go. Benedetta Band. Samantala, first pick para sa ating Cute Boys. Cute Boys, first pick. There you go, Jawhead mga katambay para sa kanilang first pick. Matala, first and second pick para sa ating Virgin Souls. Pakito. Well, pwede sila mag-link. Link is open mga katambay. So let's see kung kukunin nga ba nila yan mga katambay. There you go, link na nga para sa ating Virgin Souls. Matala, Cute Boys second and third pick for their side. Wait, would be, let's see. Second and third pick, Eudora and Xborg, mga kaibigan, para nga sa second and third pick ng ating Cute Boys. Well, that's a very good pick, mga kaibigan. Siyempre, Dakidlat Digulat Plus. Siyempre, susundan pa yan ng Last Insanity. Napakasakit yan. Samantala, Virgin Souls para sa kanilang third pick, mga katambay. So, let's see. Kufra pick mga kaibigan. Samantala, last band para sa side ng ating Virgin Souls. So tingnan natin mga katambay kung sino nga ba ang kanilang iba band for their last band. Dahil wala pang core ang ating Cute Boys. Take it by Lancelot or Roger. So sino kaya iba band ng ating Virgin Souls? Tingnan natin mga katambay. Harley band. Samantala, last band sa ating Cute Boys. Well, wala pang magic burst damage dito ang ating Virgin Souls. Take it by Alice. Pero, nako, si Eve na nga ang pinan nila mga katambay. So, let's see. Para naman sa 4th pick ng ating Virgin Souls mga katambay, let's see who it would be. Well, kailangan nila ng magic burst damage. They can get Farsa or Kagura mga katambay or Harit. So, sino kaya? Medyo marami pa naman ang pwede nilang pagpilian dito. So, tingnan natin para sa kanilang 4th pick. Farsa! There you go, Farsa na nga mga kaibigan. Samantala, Alice is open para nga sa offline ng ating Cute Boys. They can take that or Harit. At syempre, kailangan pa nila ng core. Well, sa core nila, Lancelot is open. They can get or Roger. Pwede mag-Roger dito ang ating Cute Boys. So, let's see, Roger nga ba para sa Cute Boys? Alice na nga mga katambay. And Roger ba? Or Granger? Roger na nga mga katambay. There you go. Samantala, last pick para sa Virgin Souls. They can take Harit or Kagura. Pero offlane, Esmeralda is open as well. Pero eto, hindi ko napansin. Oo nga naman, naka-open ng isang Claude mga kaibigan para sa side ng ating Virgin Souls. Para sa kanilang late game potential. Para may pangsabay sila nga naman dito sa Alice ng Cute Boys. So let's see. Claude na nga ba? Oy, Harit! Nagdalawang ispa mga katambay. Harit nga pinili nila rito at kompleto na nga ang ating lineup para sa ating game number 1 best of 3 series ng ating Cute Boys laban sa Virgin Souls. Simulan ka agad natin ito. 3, 2, 1, let's go! Shoutout sa Fantasma! Shoutout sa Fantasma!
Garena. Palaga ko. At eto na, Yako! Bakbaka na! Eto nga tayo mga katambay sa ating game number 1 ng Best of 3 series ng ating Cute Boys laban sa ating Virgin Souls. Napakainit na bakbakan. Sabay nyo ng pag-download ang napakainit na application ngayon na like ko, like nyo, like natin lahat na like ka! And please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV. At huwag nyo na rin kalilimutan na mag-subscribe sa ating YouTube page. Oy, post. Pero may post tayo, si Parsa hindi gumagalaw mga katambay. At post ka tayo, si Parsa hindi gumagalaw. For the side ng ating Virgin Souls, this will be a technical timeout mga kaibigan. Kitang-kita nyo naman si Parsa ron. Medyo nag-adya. Oh, nag-adya. Nagka-kuryente. Parang ano yun. Nakuryente talaga niya. Hindi na siya gumalaw mga kaibigan. Medyo, tingin ko Yako, gameplay yon. Nagpatay-patayan. Sabi niya, kunwari patay ako dito para hindi na ako tirahin. Oo. Mahusay, mahusay. Maganda, maganda. Maganda ang discarding ginawa ng Virgin Souls doon mga katambay. So, pause muna tayo. Uh-huh. Let's just give them some mga katambay. Ito nga, let's get back into the game mga kaibigan. Samantala, Parsa nga natin, nagpanggap na patay doon kanina. Pero ngayon, mukhang buhay na siya at naglalakad na siya mga kaibigan. At ito nga tayo sa ating game number 1 mga kaibigan. Tulad nga sinabi ko kanina, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube page na Tambay TV mga katambay. Para syempre, sama-sama ating mabot ang ating road to 100K! Yes, at ito na nga, Yako, uunahan ko na to. Papakilala ko syempre ang side ng ating cute boys. Nandito nga si Kensney, ang gagamit ng ating Joe Head 24 Savage para sa ating Eudora. PC naman ang gagamit ng ating Xborg Mama Coco Shit para sa kanyang Roger. At Selim Wayan ang gagamit ng ating Alice. Siyempre, for the side naman po ng ating Virgin Soul sa ating red side, nandiyan po si ZXC ang gagamit ng ating Ling. Martisi naman para sa kanyang Pakito. Banting ang gagamit na bakit banting? Mag-benting to yan. Oo, benting siya ni. Naging banting na mga kaibigan para sa kanyang Cupra. King Salma naman ang gagamit ng ating Farsa at si Dust para sa kanyang Harit. Iyon, at syempre ito tapatan na para sa ating bottom lane. Syempre paring Feezy laban kay Mark Teezy. At ito syempre si paring Ling nandito sa ating bato at hindi maabot doon ni Mama Coco Shit. Sabi niya, oh sige, tara rito. Dito ka, dito ka sa taas. Lumapit ka. Oh, ayaw mo naman. Eh, yun naman sa'yo eh. Lusob ka. Ay, napalapit ka. Ayaw mo lumapit. Pero eto mga kaibigan, nagkakaabangan na kagad sa ating turtle pit. Kahit na 3 segundo pa, bago lumabas yan. Grabe, napakabilis ang farming boat team sa atin. Ubus na kagad nila dito ang ating neutral creeps mga kaibigan. Kaya naman nakabang na kagad sila. Pero to, ejector mga kaibigan, patay ka agad ang ating Kofra. Grabe, first blood going in favor natin cute boys. Napakabilis na with that Meralco Foundation mga kaibigan. Talagang kidlat ni gulat ang binigay ng ating cute boys sa ating Virgin Souls. And first blood going in favor ng ating cute boys. Yun. At ito na, syempre 1-0 na kagad sa ating kill totals, no? Pero ito sa middle lane, titignan natin dahil Joehead kasama si paring Alice at Eudora. Pero syempre, wala naman makikitilan ng buhay doon sa ating middle lane. At eto, Yako, as you can see sa ating item check, lahat sila nakasapatos, mga kapatid. Nakasapatos lahat. Oo. Nako, ayun. Parang ano ha? Si Marshall John Paul ha? Nakasapatos lahat, mga katambay sa matala. Eto nga, nako, napa-flicker out kagad doon. Si Roger, mga kaibigan, si Kensney. Pero eto, Blado has been activated. Pero hindi pa masakit yan. Hindi pa iindahin niya ni Banting, mga katambay. Oy! Nandito, mga kaibigan, Meralco Foundation! Mapipitas nga doon, mga katambay, si ZXC sa kanyang Ling. Nako. Galit na galit si 24 Savage dito, Yako. 2-0 na siya para sa ating KDA. Yes, nako, nakakalamang na nga rito. Almost 2K gold lead kagad para sa ating cute boys. 3 minutes 20 seconds pa lang sa ating bakbakan. Medyo malaki yan mga kaibigan. Pwede mag-snowball yan at magtuloy-tuloy ang kalamangan ng ating cute boys. And that could lead into the game para sa ating Virgin Souls mga kaibigan. So tignan natin mga kaibigan. Kung makakahabol nga ba sila ito, Tyrant Stretch kinasarito, pero binitawan, medyo kapos, medyo bitin ng konti, nakakuryente na nga siya rito, pero wala pang binibitawang ultihan, huwag kayong lalapit, delikado yan si 24 Savage. Nako, pag lumapit kayo dyan, makakatikim kayo ng kidlat, di gulat. Pero eto na, syempre, nandito na paring Joehead, tignan natin may ejector ba, pero nag-pop up na nga doon ang ating ejector para kay yes. Paring Joehead.
Feather air strike. Nilabas na dito with the flowing blood pa. Pari-paring Alice. Pero ayun na nga, atrasan lang ang ating both teams. Medyo kinabahan doon niya ako si Parsa, si Peping Kidlat, dahil baka nga makidlat na siya. Pero eto mga kaibigan, flicker out kagad ang sagot doon ng ating GoPro. What a pass hands indeed mga kaibigan, para makatakas nga sa ejector ni Kensley. Samantala, eto na, second turtle, binabanatan na mga kaibigan. Pero eto, mukhang magkakaroon nga ng matinding challenge dito na ejector nga ang ating GoPro. Pero Johead running low, and Johead will fall down mga kaibigan. Pero eto, running low na ang ating turtle dito, makukuha nga ng Virgin Souls dyan. Samantala, Roger with ball down mga kaibigan. That is a 3-4 nothing exchange going in favor ng ating cute boys plus a turtle. Nakabawi na nga ang ating Virgin Souls mga kaibigan. Pero nanatiling lamang ng 1,000 ang ating cute boys. Pero eto, Temples of Blade gagamitin para nga maagaw ang blue buff. Pero hindi siya magtatagumpay dyan. Makukuha pa rin ni Alice yan. At unlimited blood o to, Harit, huwag kang masyadong makulit yan. Yes, sir. Oh. Pero eto na, tignan na nga natin dito si paring Salem Wyatt. Katapat nga dito si paring Das. Titignan natin, pero papunta na doon si paring KSNY kasama si 24 Savage. Grabe naman yung radar doon ni Das. Yako, kita mo naman, papunta pala ang dalawang miyembro ng ating cute boys. Nakatunog siya. Sige, syempre, dumaan nga naman siya dito sa harapan ni Banding. Pero eto, na-ejector na nga rito ating Cupra mga kaibigan. Pero Pedro Airstrike has been casted. Medyo masakit. Summon Force, ginamit na. Pero wala naman siyang ginawa doon. Nilapag lang niya yung kanyang spada. Oo. Sabi niya, ito, Summon Force. Panakot lang. Pero ito, nakakagyan! Wabang! First down nga doon. Ang ating Kufra. Ito na, paring Das. Delikado. Tignan natin, pero walang pang first down doon. Yes. Ang ating Eudora, pero basag na lang. Ang first tower dito sa ating top lane. Nalo yes. Pemperl. Grabe, Yako, nakita mo naman doon ang box out na ginagawa ng ating cute boys, mga kaibigan, kasama nga ang ating joint pedo, pero, Grabe naman, mga Sir Chip, 3-3 na nga po ang ating scoreline dito at 1K gold lead. Napakatamis kasi. Para sa ating, shoutout sa ating Pantasma, pero eto mga kaibigan, ejector nga sa Pakito, burst down na naman siya dyan, kasama nga ang kuryente. Di gulat, pero napitas din ang ating Joed Ling as well. Grabe naman, last insanity, hindi tatama yan. Patay ang 99.9% ng germs. Samantala, Cupra pumasok without bouncing ball. Pero pantakbo lang yan, mga kaibigan. Walang tatamaan yan. Samantala, this could be the last turtle for this match, mga kaibigan. Blood Oath has been activated, pero paubos na ang mana ni Alice. Hindi niya na pwedeng gamitin niya, mga kaibigan, or else maubusan siya ng mana and pwede siyang i-go dyan. Pero eto, kinukuha na nga ang ating turtle dito. Oh, pero, nakunting doon. Feather Strike! Si Roger pala, mga kaibigan. Pero eto, ang Stumble Force Ejector, nakaunt pa. May pwede pa siyang i-hugges. Pero nag-warm up na yung mga kaibigan. Banting dito! Babaksak sa kami ni Roger. Pero eto, oh! Stumble Force, kinamit niya, mga kaibigan. Ito, ayun! Kita natin yung pagkamatay nga doon ni paring Harit, Yako. Baksak, Yako. Baksak nga rito si Harit kasama si 24 Savage. Pero nako, grabe na ang nagiging epekto ng isang Eudora dito sa ating bakbakan, mga kabiyan. Samantala, eto nga, nagbabalak na bumasag ng Tier 1 turret sa middle lane ang ating cute boys. Pero dalawa lang sila dyan. Pedro Airstrike, kinas dito mga kaibigan to clear those minion waves. Napakasakit, ubus ka agad doon ang minion wave. Tama yan, Yako. At eto na nga si paring Ling. Kumukuha muna ng gold grab, pero hindi niya nakukunin yon dahil pupunta na siya sa ating bottom lane at gustong basagin ang Tore dito sa ating bottom lane. Yes, Yako, pero turtle pa. Makakaapa na turtle tayo dito sa ating bakbaka. Not unless nila kunin yan. For a matter of second, dito ang ating Cupra, mga kaibigan. Pero Airstrike! Last insanity has been casted as well. Running low nga ang ating Cupra, pero bouncing ball out ang sisasagot niya para makatakas dito. Samantala, Pakito, medyo masakit. Yes, naku, di nga nagkapatayan doon. Yako, nagkatakbuhan lang, nagkabawasan lang, nagkasugatan lang. Pero hindi magkakapatayan. Pero eto, may aggression pa nga sa ating middle lane. Pero takbuhan sila dyan. Wala ng piraga armor ang ating X-Borg. Kaya wala rin siyang last insanity, mga kaibigan. Kaya kailangan niyang matras. Kailangan niyang mag-regen. Kailangan niyang makuha kanyang piraga armor in order for him to be effective in this battle. Yes, tama. At eto nga, 7-5 nga tayo sa ating kill totals. Feather Airstrike to clear the lanes dito sa ating middle lane. Oh! Tempest of Blade! Yes, wala na-stun siya doon. Wala naman mangyayari doon, Yako. Na-stun nga siya doon, Yako. Pwede siya ma-ejector doon sa ginawa niya. Kaya naman talagang ginamit niya ang kanyang Tempest of Blade
para lang makatakas doon sa ating cute boys. Samantala, 7-5 pa lang naman ang ating scoreline dito, pero 4,000 na ang kalamangan ng ating cute boys in terms of gold. Pero to 2 seconds away para sa ang 4 na turtle yaku. Nako, 5 seconds away para maging lord dyan, pero hindi nila hayaang maging lord. Kukunin pa nila ang turtle dito, mga kaibigan. And there you go, 4 turtle will go in favor ng ating cute boys. Yes, grabe naman yung galawan dito ng ating Mama Coco Shit. Pero syempre, hindi naman papauli si Paring Zuck. Pero eto na, may na-ejector. Capable force, madadala. That's insanity! Dali si Paring Banting. Pero Fizzy, syempre, meron namang immortality. Mapapap lang yan. Pero meron siya rito, Piraga Armor. Meaning to say, pwedeng ulit siya mag-last insanity. May na-ejector na naman. Eto, si Pero makakatakbo nga ang ating pakita, mga kaibigan. Samantala si Lingdon, nakit bahigang, hindi nga siya tumulong. Medyo pusong bato siya. For the meantime, mga kaibigan, 80 seconds away para lumabas ang ating level 1 lord. And I think kaya ako hindi pa rin kukunin ng cute boys yan. Dahil mga around 30 seconds away lang, mag-e-enhance yan lord na yan. Oras na lumabas yan. And I'm pretty sure cute boys will rather to get an enhanced lord rather than a level 1 lord, mga kaibigan. So let's see, mga kaibigan, kung ganun nga ba ang gagawin nila or talagang kukunin kagad nila ang ating lord dito. Pero eto, Mark TZ, tingnan natin, madadali ba dito sa ating bottom lane? Eto na, blood odd, flowing blood. Dali ba si paring Mark TZ, pero makakatakbo? Oh, pinalapakan nga rito si Roger, mga kaibigan. Roger is down with that feather rest like, mga kaibigan. Medyo tumalong na kapirasong konti na pick up dito si Mama Coco Shin. And that is the second time na mapipick up nga ang isang Roger. Pero siyempre, dali din daw si paring Das sa kay paring Alice. Pero siyempre, kalmado na naman ang ating mapa dito. Yes, nako, eto nga Yako, grabe naman si King Salman doon. Binibate niya pa rito ang kanyang ibong Adarna, mga kaibigan. Siguro sabi niya, unstoppable force mo ko, dito tayo. Pero nako, di nga dyan kinagat dito ni Johead. Pero eto, papasok yata ang ating Alice with that blood odd. Meron siyang blue buff, unlimited blood out to, pero feather airstrike, napakasakit. Bumabakat ang damage, mga kaibigan. The Lord is up for the grab. And 1 minute away para mag-enhance yan. Mag-iintay pa yata ang ating cute boys for an enhanced version ng ating Lord. At hindi pa yata nila kukunin yung mga katambay. Samantala, at Salem Wyan, talagang kanya na ang blue buff dito. Parang unlimited ang kanyang blood out. So let's see. 4K gold lead para sa ating cute boys, mga kaibigan. So doable pa yan. Hindi pa naman ganong kabigat ang kalamangan nila dito. Pero eto nga, mga kaibigan, 10 plus of blade gagamitin para lang makatakas. Samantala dito, si Kensley, nagpapanggap na bato, hindi siya gumagalaw. At eto na nga, binabanatan na, level 1 lord, mga kaibigan. Hindi nila maiintay ang enhanced version, mga katambay. And there you go, napakabilis. Level 1 lord will go in favor ng ating cute boys. Kesa hindi makuha yaku, kinuha na lang ng ating cute boys yun. Yes. Pero eto na, syempre. Tyrant Revenge! Pero may immortality, mabuhay ulit ang isang Joyd, mga kaibigan. Makakatakas kaya siya, pumasok nga siling dito. Pero nako, nananakit siya. Binigyan nga ng Miralco Foundation, mga kaibigan. Templars of Blade. Unstoppable force! Mga kaibigan, this is a disaster. 3-man down, I repeat. 3-man down for the side of Virgin Soul. Makakadali ba? Oy, magiging apat. Pero Flicker out ang isasagot niya, mga kaibigan, para makatakbo. And 3-man down nga tayo sa ating Virgin Souls, mga kaibigan. At papagin pa ang ating middle lane ng ating Virgin Souls. Na, oh, eto nga, Yaku. Si 24 Savage, napakabagal niyang bumasag. Pero nagawa niya nga basagin ang tier 2 turret sa ating middle lane. Pero eto na, nagpamarcha na Lord natin sa ating top lane. 5 seconds away para magising ang isang link, mga kaibigan. Makakadepensa pa ba ang ating Virgin Souls? Feather Airstrike has been casted. Pero paubos na yan, mga kaibigan. Kalahati pa buhay ng ating Lord. Pero tinutunaw na yan. At mamamatay na nga doon ang ating level 1 Lord. Yes, samatala, middle lane, ito, mga kaibigan. Naka-quarantine nga ang ating Virgin Souls. Tignan na natin kung ano ang gagawing step dito ng ating cute boys, pero babasagin ang ating top lane. Uy, grabe naman. Napakabilis naman ang takbuhan doon ni Joyd, mga kaibigan. Samantala, Pedro Reslag has been casted dito. Medyo nangangate. Dalawang miyembro ng ating cute boys, pero blink out lang. Isasagot nila dyan. Samantala, bottom lane natin. Nadepensahan pa kasama nga ng ating middle lane. One turret down dito sa tier 3 ang ating Virgin Souls. Pero eto, middle lane, di pa tapos ang bakbakan, mga kaibigan. Papasok nga rito ang last insanity! Pero nabawas yan, mga kaibigan. Kagad ng flamethrower
Tempest of Blade, ginamit na Feather Airstrike. Oy! What a ejector, mga kaibigan, from Joehead. Pero eto nga, Summon Force has been casted dito. Nagkakatakbuhan, pero hindi magkakapatay niya, mga kaibigan. Puro sugatan na ang side ng ating cute boys. Kaya aatras na sila at hahayaan na nila na makadepensa ang ating Virgin Souls. Tama-tama yan, Yaku Ateto. 105 seconds away para sa ating level 2 Lord. Here we go. Nako. Pero ito, paring Fizzy, nang gugulo nga dito sa neutral clips ng ating Virgin Souls. Pero ito, nanakaw, Yaku, yung ating purple buff medyo, ng ating Virgin Souls. Medyo malayo kasi si Ling, Yaku. Hindi niya pinaroyotize dito ang kanyang buff. Nasa top din siya. Clearing the minion wave. Hindi ko alam kung bakit. Pero ito, Pedro Airstrike and Stumble Force. Malalaglag yan sa kanyang pagkaibo na ejector ng ating Parsa. Pero figure out ang isasagot niya. Pero eto na, syempre, ang ating tropang cute boys. Papasukin ba ang ating tropang Virgin Souls? Basag na ba ang ating middle lane? Titignan natin, pero walang minions ang ating cute boys dito. Pero Yako, pwede ka rin pagkakataon. Pwede ng backdoor eh. Yung ating middle lane, mga kaibigan, isang one hit na lang yan. Pero wala kasing long range dito na may heavy damage. Bukod dito nga, kay Roger yan ang balak niyang gawin. Binabactor na, and there you go. Basag na nga. At ito na, pero Tempest of Blade! Pedro Airstrike has been casted. Last Insanity! Baksak agad doon ang ating Parsa, mga kaibigan. Kupro pala ang bumaksak doon using that Last Insanity, mga kaibigan. GG push na ba para sa side ng ating cute boys? Pero bottom lane niya ako, babasagin pa yata ang ating tier 3 turret dito. And there you go. Ito na, 5v4 situation. Banting dito! Oh! Pa! Pero ito, paring Fizzy! Ito pa, isama mo na ba si paring Dan! Oh! Dalawa na lang natitira dito! Tignan natin! Power lock! There you go! Cute boys! We'll take game number one! Yes, congratulations po sa ating cute boys, mga kaibigan. Sila nga ang mananalo para sa ating game number 1. But this is a best of 3 series. So a lot of adjustment can take place sa ating game number 2 and potentially game number 3. But for the meantime, congratulations.